Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Bagal, ang bagal. Okay, so magandang morning po sa ating lahat mga kaibigan. At syempre of course, ito na naman po yung likod. Federico Demus para sa ating Chinoy Public Service. And of course, ang aking kasama ko si Mr. Kalay Chua dito sa Chinoy Public Service. Parang very excited ngayon si Pea. Excited tayo kasi alam mo malapit ng New Year's Day. At saka maganda ka na. Parang gumaganda ka eh. Hey, batiin natin mga tagapaktang kilit. Ikaw na magsabi. Okay, batiin natin mula sa DILG, Yusek Martin Dino. Oo, yung assistant. Yan. Si Patrick Anthony, thank you very much. Saka si, yung secretary si natin. Si Dang Sandoval na ang PIO ng Bureau of Immigration. Mm-mm. Sino pa? At siyempre, of course, ang PIO naman ng NBI. Nick Suarez. Okay, Nick Suarez. At saka, hindi mo ba binabati ang ating bagong PMP Chief si Archie Lieutenant Colonel Archie Gamboa. Congratulations po the PMP National Police at ang kanyang magandang secretary si Jean. Next time makuha natin sa interview. Okay, nasa kabila niya natin si Attorney Malvar Villegas, founder of CCW. Siya ang magiging interview natin sa program natin. Okay, so magandang araw sa iyo. Pakita mo yung letrato kay RC Gamboa kasi hindi nila nakita. Ganong kagawa po ating PNP chief, bata pa. Hello. So, oh, yes. Okay. So, Chinoy. Oh, sir. Nandiyan na si Attorney Marwan Villegas. Hello. Hello, hello. Yes. Oh. Magandang umaga ho, Attorney Marwan Villegas. Kasama ko ang aking big boss manager, si Federico Demus. Oh. Okay. So, Attorney Marwan Villegas, okay. May katanong. Attorney, kamusta na po ba yung ating... Hello. Hello, sir. Kamusta na po yung ating association ngayon? Yung CCW. CCW po, sir. Kamusta na po siya ngayon? Attorney, nandinig niya? Hello. Attorney, nandinig niya? Tinatanong ni Federico Nicodemus. Oo, napapakinggan ko. Oo. May katanungan sa'yo ni Fe. Kamusta na po yung CCW, sir? Oo. Hello, Tony. Hello, yes. Sir, yung tanong ko kanina, kamusta na po ba yung ating CCW? Ngayon, ang may halagang ngayon ang mahalagang activity ng CCW ay yung relief operation sa Taal. Taal Volcano eruption. So sir, ano na ang mga kinover niyong area sa bandang kasi minobilize natin ang mga miyembro
upang magdala ng mga relief goods at saka ibang mga bagay-bagay na pangangailangan ng mga evacuees na sa ngayon ay kung saan sa ang evacuation center ililagay ng gobyerno at ng lalawigang Batangas at ang inaasahan ng ating gobyerno ay makatulong ang mga private sector na tulad ng CCW. Mm-hmm. So, na yun nga ang ating ginagampanan sa ngayon. Okay. Magandang umaga ho, Attorney Sir. Oo, yes. Mr. Chuwata, may katanong ngayon tayo. How about sa ating Metro Manila? Nakahanda ba ang ating tropa CCW just in case baka umabot hanggang Manila yung aspol natin? Oo, kaya nga nananawagan ako sa mga CCW sa Metro Manila na tumulong doon sa mga nasalanta ng volcano eruption ng Taal. Mm-hmm. Gawa ng marami sa mga kasabi ng CCW ay nakasama sa mga evacuees, lalo-lalo na yung mga CCW member na nakatira sa Taal, sa Laurel, Talisay, Mabini, at dito sa Lemery. Kaya yung ating CCW sa Metro Manila, nananawagan ako na kung anumang tulong ang ating maipadadala sa ating mga kapwa CCW members na nakabilang doon sa mga nasalanta ng pagkasabog ng pulkang Taal ay kumare, i-coordinate mo at kumonta ka kay Jigs Magpantay, yung chairman natin, president ngayon na CCW, upang makipag-ugnayang kaagad doon sa ating CCW sa Batangas. So sir, meron bang mga telepono na pwedeng tawagan kayo just in case na may gusto, yung mga, alam mo naman, yung mga Good Samaritan, gusto magbigay sa inyo? Ano po mga number ang pwedeng tawagan? Ay, tumawag lang sa 8633-6697. Okay. So, pwede tumawag sa... 8633. Okay. 6697. Okay. Mm-hmm. So, ito yung mga pwedeng tawagan para kung sakali may mga gusto sila. Ilalagay ko, sir, sa ano, ha? Ilalagay ko sa screen namin, ha? Para at least makatawag yung iba sa inyo kung may mga nais na magpadala sa inyo. Ano po? Oo. Oh, at yung mga relief volunteers, mm-hmm, eh, regularly sila ay pupunta doon araw-araw upang magdala ng mga relief items. Okay. Pagkain, damit, tubig, o kung anumang mga pangangailangan ng libu-libong na relocate na mga Taal victims sa iba't ibang evacuation center, hindi lamang sa Batangas kundi sa mga karatig na lalawigan katulad ng Cavite, Laguna, at okay, kahit na sa mas malayo pa roon, Quezon, ay marami ring ipinadala doon at ang
kabutihang palad ang mga provincial government ng Karatig Lalawigan ay naghahain ng pagtulong at sila ay nagtayo rin ng iba't ibang evacuation center. Okay. So sir, ang so marami kayong miyembro din dito sa mga binanggit niyong lugar like Mabinit, Alisay, Lowell, Taal. Diyan may mga miyembro din kayo. Marami. Marami. Mm. Okay. Kasi ang pinakamaraming miyembro ng CCW ay sa Calabar Zone. Mahigit na 200,000 ang miyembro ng CCW sa Calabar Zone. Ngayon, yung tinatawag nating mga bayang nasakop ng danger zone, katulad ng Talisay, Laurel, Mabini, Taal, Lemery, at yung Bawan, ay marami rin naapektuhang CCW na mga residente na doon mga nakatira sa mga bayan-bayan na nasa paligid ng Taal Volcano. Okay. So ano ba itong CCW? Yung mga Agulsillo, yun ang pinakamalapit na danger zone. Halos lahat na ng residente, mga 30,000 ay linikas na. Kaya yung Agulsillo ay parang naging ghost town. Wala talagang tao yung buong bayan. So sir, yung mga ganong, yan. Ganong kasaklap ang nangyari sa mga residente ng mga bayan-bayan sa paligid ng Taal Volcano. Okay. At ang ikinatatakot ay pag hindi pa ito uminto ng kanyang active ay baka umandong doon sa mga Karatig munisipyo sa Cavite mismo sapagkat yun ang pinakamadikit sa Taal Volcano, lalo-lalo na ang Tagaytay. Okay. So sir, ang tanong ko sa inyo ngayon, sa nakikita niyo sitwasyon, sa tingin niyo ba tatagal pa ang ganitong sitwasyon diyan sa Batangas, sa Taal? Ano pong tingin niyo? Anong sitwasyon ninyong nakikita? Tatagal daw ito eh. Ayun. Tatagal kaya yung 14 kilometer radio ng area doon ay hindi na pinababalik muna ang mga residente. Okay. At ang palagay ko magkakameron sila ng permanent relocation. Yun. Hindi na talaga sila pababalikin sa kanilang mga dating mga tinitirhan. At idideklara na lang ng gobyerno bilang no man's land yun. Yung area ngayon. Dahil sa ngayon ang balita at, natin. Ang pinaplano ng gobyerno okay. ay magtayo na ng para bang relocation center na doon na rin bigyan ng mga tirahan itong mga tao ito at magkameroon ng bagong komunidad at huwag nang isipin pa na babalik sila doon sa kanilang dating mga bayan. Okay. So isang balita, sir, nga ngayong umaga, may magmang palabas daw ngayon sa crater nung vulkan. Kaya mas lalong hihigpitan ngayon ng mga tao na huwag muna talaga makapasok. Tama. Yun. So, sir. So, sa ganitong sitwasyon, sir, nakikita nyo ba kung anong gagawin natin ngayon? Kung ganyang katagal pala. Kung matatanda ko yung huli sinasabi nga, ano eh, seven months daw yung nakaraan, di ba?
So tayo kaya, sa tingin niyo sir, ano ang pinaghahandaan niyo as CCTV, CCW, ano paghahanda ang ginagawa niyo po sa mga ganitong sitwasyon? Hello sir? Baka nag-ano. Well, ewan, tingnan natin muna. At syempre, itong Sabado, no? Sabado, Chinoy? Oo. Sabado ay bagong taon na. Uy, nakalimutan Chinese natin. Ang ating loyalist taga hanga, ang DOJ. Si Menardo Guevara, naka-tune up sa program natin. Hi! Hello po. Good morning. Ulitin lang natin yung ating mga binanggit kanina. Oo. Yung DOJ ating Secretary. USEC, USEC ng DILG. Martin Dino. Martin Dino. Ay, yung special assistant si Patrick Anthony. Hi. Okay. No. At syempre of course, hindi natin pakakalimutan at syempre congratulate na rin natin si PNP Chief Archie Gamboa. Congratulations. Dati OIC pero nakita ang ating presidente, maganda ang kanyang trabaho. Oo. So, naging PNP Chief now. Okay. So sir, babalik po tayo sa ating programa. They will know that the area now is the Malabar Global Tourism. Mm. So sir, sa ngayon po, anong plano ng CCW sa ganitong sitwasyon, sir? Shadowing. Kaya itong mga ito. Tignan mo nga muna pa. Sabihan mo. Okay. So medyo ano pa, di ba? At syempre of course, PIO, NBI. Oo, si Nick Suarez. Oh. At by the way, may good news. Pati ang NBI Director na kachuap, Dante Jura and Deputy De Guzman. Yeah. Ang empuro na sa atin na kachuap na. Kaya pag may mga problema kayo ha, problema lang, tapos i-re-relay natin. Oh, ano? Saka LTO na accredited na puro good news. Si yeah. Edgardo Galvante, congratulations! Saka yeah. si Adonay Dasma. Yung okay. Puro mga ano. At syempre ang PIO. At saka si ano, ang without PIO media si Weng. Siya ang tumulong sa atin, accredited ang ating kakampi. So, mga naka-tune in po lahat ngayon dyan sa atin. Oo, ano? Malaking syempre, bagay. Maraming maraming salamat. Nice nating, okay. So, sir, balik tayo sa attorney. Ating programa. Attorney? Attorney. Hello? Oh, kaya yung mga nabanggit ko sa yung bayan. Opo. Yung salit ay Lemery, Laurel, Pabini, Agustillo, Taal, Lemery, malaking portion ng mga bayan na yon na hindi natatanguhan ng mga dating nakatira at idideklara na no man's land. Okay. At ang kanilang projection ay malamang na 400,000 na residente doon sa areyang yon ay ililikas at i-relocate na lang sa iba't ibang home site na kung saan sila doon na maninirahan. So ibig sabihin, hindi lang dyan natin malaman kung ito ay sa Cavite o kaya sa Lampula o kaya sa Quezon. Pero ang gagawin ng gobyerno, katulad ng ginawa sa Sapang-Palay, na yung mga na-dislocate sa Maynila, dinala lahat sa Sapang-Palay, Bulacan. Ganun din ang mangyayari dito. Merong pagdadalan din sa lahat na yan. Hiwalay. Sa isang lugar, hindi ko nga lang malaman kung sa Batangas rin o kaya Quezon, Laguna o Cavite. So yun. So ano na ba to? Ibig sabihin, confirm na ba to o parang yun pa lang ang pinaplano, sir? Attorney? Pero ang CCW tutulong at tutulong sa lahat ng efforts na magkameron tayo ng bagong location sa mga nasalantang mga residente ng area na diniklarang isang lugar na hindi na papabalikin na muli ang mga residente doon gawa na may peligro na
baka pumutok na muli, mas malakas ang magiging pinsala kung nandun pa rin yung residente. Yun. So, sir, nasa inyo yung pagkakataon. Bigyan po natin ng... Ah, may tatanong ka ba, sir? Atone, sir. Hello, Atone. Hello. Wala na siya. Atone. Hello. Atone. Medyo marami siguro tumatawag sa kanya. Hello. Well, anyway, sige. Yun yung isang balita ni anong attorney. Attorney Malvar Bodegas. Oh, okay. So, hello, attorney. Pa, mukhang wala na, no? Sige. Anyways, balik tayo sa ating programa. So, isa sa nalaman natin kay attorney. Okay na. Kay attorney, baka pansamantala, hindi na pansamantala, baka bibigyan na talaga ng lilikasan talaga itong mga ano. Kailangan, as of now, kailangan mga tubig importante, tsaka you ready to eat. Hindi yun ang sinasabi ko kanina. Okay na yun eh, marami na. Marami na, nagpapasalamat tayo sa lahat. Lahat na tumulong. Tumulong sa servisyo. Di ba since last week na ano tayo hingi ng tulong? Sana mga private magtulungan. Ang sinasabi natin dito, Chinoy, gusto natin na yung pinag-usapan natin kanina, yung mga binanggit ni attorney. Ito, sa kanya to nang galing. Yung Taal, Laurel, Talisay, Mabini, Lemery, Bawan, Agoncillo. Ito yung baka maaaring, dahil ito yung medyo naapektuhan, baka bibigyan na sila ng sarili nilang lilipatan. Something like that. Diba? Maybe. Okay. Pero malaking gasto sa gobyerno. Malakis na, o. Kaya ba natin? Oo, hindi natin alam. 7 mas million. Saan to? Itong nasa likuran ko na to. Ano to? Anong lugar yun? Intramuros ata. Ha? Intramuros. Ang ganda, di ba? Yan ang Maynila. Ito. O, tama. Palacio de Gobernador yan. Okay. Hindi ko nakita yung iba, no? Okay. So, maraming salamat doon sa mga nagbigay ng relief good. Oo. At syempre, of course, yung relief volunteers. Pwede, bago tayo magtuloy-tuloy, ano ha, ito ha, pabiyahan mo muna ako magsabi nito. Pinasasalamatan natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Naka-join sa atin si Rudy Lajau, Alex Francisco, Doc Cecil ng Zamboanga, Arthur Fermo ng Alo TUZP, Commissioner Sandy Montano ng Cheers. Thank you very much po sa panonood at pakikinig sa atin. Si Anvil Caballo, Kabangon Henry, Lloyd Sebanreb, Congressman Omar Albano Pajardo. Yan. Thank you very much, Congressman. Ha? Maria Salome Crisostomo Ohano, Hunter. At siyempre, of course, ang ating kabatchmate nung elementary tayo, Renato Reboja, Mad Stella ng Alu, and Mr. Lauro Salangsang. Yan. Oh, thank you very much. Doon po sa mga nais mag-volunteer pa at magbigay ng suporta, pwede nang idiretso doon. Sige, diba? Atone Malvar Villegas. Okay, meron tayong community sa... kasi taga Batangas si attorney. Hindi lang yon, gusto nila dumiretso na mismo sa Batangas. Oo, yun nga. Maganda. Wala nang dadaan sa iba. Wala nang dadaanan. Kasi marami. Alam mo, ang isang gusto kong sabihin, Chinoy, kanina, yung paghahanda natin, kung matagalan talaga itong mangyayari na to, dapat talaga inaayos na ng ating pamahalaan. Oh, o yung mga nasa, halimbawa, mayor nila doon, yung vice mayor, diba? Huwag natin ibuhos lahat sa Taal kasi start January, baka mawala din yung pondo. Hindi yun eh, marami naman nagbibigay, dapat pero planado. Ibig sabihin, ayusin talaga yung pamimigay. Alam mo, kanina, according to the volcanology, may darating pa malaking eruption. Sana, magdasal na lang tayo. Okay, ito yung sinasabi nga kanina, nabalitaan natin to. Magma daw yung lumalabas ngayon, nasa crater, paunti-unti. Pero medyo delikado pa rin. Oo nga, yan ang pinaka-delikado. Kasi yung lupa, gumuguhit. Oo. At saka ganyan din daw yung nangyari noon. Di ba? Kung matatandaan natin. Naalala mo, for the first year 2020, sinabi ko, ang rat ginakabahan ko, may... disaster darating. Yeah, kaya malungkot nga ako. Hindi, ang ako sa akin naman,
hindi tayo dapat mawawala ng pag-asa. Dasal! Dapat magdarasal tayo at gagawa ng mabuti sa kapwa natin. Oo nga. Yan ang tama. This at, time, gumawa tayo ng kabutihan, nakanood ang Diyos sa atin. Okay? Yun. Lahat mga organization nagtutulungan na. Yan. At syempre, tingnan natin yung mga good news. Yung mga bad news, tapon na natin yan sa 2020. Ah. Dahil ngayon... Good news, yung gasolina. Bumaba, diesel. Magkano yung diesel na pinagbaba? Bumaba ng magkano? 1 peso ata. Oh, tingnan mo, nasa diary. Nasa diary, boy. Parang wala akong nakita. Baka na-late na ang balita. Oh, okay. So, yun nga sinasabi natin, may voters registration na naman. Oo. Yan. Diba? Oo. Voters registration bubuksan ngayon. Ngayong Lunes. Yan. Na magsisimula na ngayong Lunes ang voters registration ng Commission on Election bilang paghahanda sa 2022 national and local election sa bansa. Diba? Ito presidential yun. Oh, presidential na. Dapat 6 years sana, na eh. Pero dapat sana nung Hulyo, ika-anim. Ito, dapat. Pero mas maga. Nagsimula ang voters registration para sa 2022 national election. Ngunit nagpasyang COMELEC na ipagpatuloy na ang voters registration ngayong araw matapos tuluyan ng ipagpaliban ng Kongreso ang May 11, 2020 barangay ang ensangguniang kabataan election. Diba? Very so good. wala nang election, barangay election. Oh, wala lang, istorbo lang yun eh. Basta tignan natin kung okay ang mga barangay, di tuloy. Ng salbahe, tanggalin. Okay, balita natin, mamadaliin na ang ng kamara ang pagpasa sa tatlong priority bills ni Pangulong Duterte bago magbakasyon sa Kongreso sa March. Marso na naman, bakasyon na naman. Bakasyon na naman. Oo. Ito ang panukalang pagtatag ng Department of Filipino Overseas. Yan. Ito yung hinihingi natin sa Kongreso para mapabilis. Ang water resource... Yan ang tama. Water resources. Para hindi taas na taas ang tubig. Oo. Dapat gobyerno yung hawak eh. Pero nakita kong medyo nung... binabanata na ni natakot ni Presidente Duterte medyo bumaba ng kaunti. Oo. Saka dapat ang ano? Bano ako? Meralco hawak din ang gobyerno eh. Medyo parang nag-iingat-ingat din ang ano ngayon ah. Utility. Hindi, nag-iingat-ingat din ang ano ngayon ah, Meralco ah. Oh, natural. Medyo dati taas na taas, tama yung. Yan. At syempre, at ang Department of Disaster, yung DDR, diba? Department of Disaster Resilience. Alam mo yung disaster? Tutusin, kahit hindi na-create, under the local government, mga barangay, mga siwa yun. Dapat. O, kasi, magpagulo lang yung area dito, yung barangay may hawak. O, pag hindi ka gumawa mabuti, ang DILG, parusahin siya. Okay, kaya nga sinasabi natin, kasi palaki ng pondo, alam mo na, pasikot-sikot mga pondo nila. Eh kung sa area, direct. Okay, so Alicia. At syempre, tunot, tinaladang bigas, tulong ng Palayan City sa Batangas. Tunay-tuniladang bigas, canned goods at iba pang pagkain ang agad na ipinadala ng tulong ni Palayan City Mayor Rian Cuevas sa Batangas City na apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal. Sino ka nakausap? Okay. So, yan. At tingnan natin ngayon dahil medyo 11:30 na. Ano nga bang maganda ngayong papasok na 2020, Chinoy? Dahil itong Sabado, kung hindi ako nagkakamali, tama ako, ay... Pasko ay bagong taon ng mga Chinese. Rat. Chinese rat, kita, rat metal. Ang kalaban ng rat is horse. Horse. And chicken. Ox. Meron akong kode kung bigay sige kita. Sige nga, tingnan natin. Sige. Mamaya na yan. Ano bang tinatanong mo? Bago tayo magtuloy-tuloy, isa munang paalala mula sa ating himpilan.
Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK 2018 ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 02-454-5863. Sumali sa malinis at ikaw ba ay nahihirapan, nasasakal at walang mapuntahan? Magbagong bahay ka na, cause you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig fun, walang problema. Pag-pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Sinulat ko to upang malaman mo na may pag-ibig para sa'yo. May problema ka ba? Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang kasangga. Mag-aasikaso, mag-aalaga sa'yo. Kaya tandaan mo itong sasabihin ko. Sa pag-ibig fun, sure ako, di ka mabibigo. Sila'y maglilikod para sa'yo. Excuse me, miss. Pag-ibig na ba to? Bukod sa pabahay, hatid ng pag-ibig ay dagdag benepisyo. Sa gamot, groceries, gasolina at iba pa. Gamit ang pag-ibig loyalty card. Alam mo, ang laking tulong ng mga points ito sa mga groceries. Busog na ang pamilya ko, may pandagdag pa sa mga bilihin. Nakakaipon ako ng panggas ko dito. At syempre, nakakatulong sa pang-araw-araw kong gastusin. Yung mga diskwenta sa gamot, ang laking bagay sa pamilya. Mas kaya ko nang bilhin yung mga niresetang gamot para gumaling sila agad. Mahigit 3 million cardholders na. Apply na! Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Okay, balik tayo sa ating programa. Attorney, hello? Hello? Oh, yes. Yeah, Atone, magandang umaga ho. Naaabala kita talagang araw na ito. Oh, Tete, nandiyan na. Atone, may panawagan ho tayo. Ano ang pinaka-importante sa ating mga mamayan sa Batangas City, Laguna, para ipanawagan ho natin ang ating program sa TV program para matulungan kayo? Sir, may mga gusto ka bang message sa ating mga kababayan, lalo na yung mga membro mo? Sige, sir. Asa yung pagkakataon? Manawagan kayo para tulungan sila. Manawagan. Sir, ikaw manawagan, sir, para sa mga membro mo. Ikaw ang team leader. Ano kailangan? Hello, sir. Kasi matagal pa ito eh. Matagal pa ito. So, tatagal. Tubig pinaka-importante sa kapakain, di ba, sir? Wala na naman siya. Hello, sir. Hello, sir. Wala. Sige, balik tayo. Balik tayo sa ating programa. Nawawala-wala siya, no? Pati kaya.
Okay, so Chinoy, itong Sabado ay New Year. Bagong taon. Oo, parang bagong taon ng ibigay mo mga edad na may conflict ang zodiac sign, yung rat kalaban niya, yung horse. Okay, rooster, ang rat daw ilang taon? Yan. Depende sa ilang taon para may code ko sila. Okay. Ang kalaban daw, di umano ng rat. Ang rat kasi kay pinag-iingat yung mga isang taon. Tama ba ko? Ballpen kayo. Ballpen. Oh, year 13 years old, 25 years old, 37, 49, 61, 73, at 85. Okay. Ang kalaban nitong si horse, yeah, pinag-iingat yung mga edad. Pito? Na 19, 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, at 91. Umiwas kayo, magsalubong kayo. Yan. So sa rabbit naman, isa din to, rabbit. Medyo kaaway din ng rat. Yung mga 10 years old, 22, 34, 46, 58, 70 years old, and 82, at plus 94. Sir, tingnan mo yun. Buti ko pang alam niya, alam pa nila yun. Rabbit! Oh, si yeah, rabbit yun, ha? Ang susunod, rooster. Buti wala ako dito. Oo nga eh. Ha? Ilan taon na ako ngayon? yan nga sinasabi. Hindi lahat complete mga... Okay, 4 years old daw yung rooster. Tago mo na yan, kole ko. Yung rooster. 16. Uh-huh. 28. 40. 52. 64 years old. Oo. At 76 at 88 years old. Oo, oh, di ba? Swerte mo. Sa dragon naman, 9 years old, 45 years old, 69 at 81, pinag-iingat. Sa tiger, ang tiger is 59 lang. Yan. Oh. Sa ox, 36, 72. Yan. Ang goat naman, 18 years old, pinag-iingat, 54 and 90 years old. Yan. Ang monkey naman ay 29 years old at 89. Ang dog, 27, 39, at 63 years old ang mga pinag-iingat. Yan. Yan. Ito yun. Ayun, i-close up mo. Oo, mamaya ipapakita natin doon. Ah, teka, yung kasi yung iba hindi nakilala gano'ng kagandang lalaki si Archie Gamboa. Paki-close mo nga. Pag napasok si natin, Archie Gamboa. Ayan, oh. Sino? Hindi, mali na. Hindi na. Hindi daw, next week pa. Sa next week pa. Para makita ang mga televiewer kung totoo sinasabi natin, guwapo talaga si Archie. Okay, ano ba ang dapat na paghahanda? Okay, ah, mga paghahanda ng mga Chinese. Tapusin mo muna ako, Chinoy. Before 12? Teka muna. Ano bang paghahanda ang dapat na ginagawa ng mga Chinese? Oh. O misan, mga Pilipino kasama rin tayo kasi naniniwala din naman tayo. Before 12. Before 12. Teka. Before 12 ng 23. 24. 24 Pasko eh. Hindi, di ba may ano? Hindi, Saturday, di ba? 25. Hindi. Alis ka nga dyan, ano? Malay, kalendaryo. Alis ka dyan, kalendaryo. Titingnan natin. Ayun, kalendaryo sa likod. Yung 24 ay Friday. Oh, Pasko yan. Yung 25, Chinese New Year. Pasko ang 24. Oo. Ay kinabukasan, New Year na. Kaya nga, di ba tayo meron tayong parang bispiras? Oo, oh, yung mga bispiras, 24. Oh, 24 araw. Ay, anong oras? Ah, before 12. 12 ng ano? Gabi. Oh, 12 ng gabi, kapareho sa atin, di ba? Oh, yan. Sumanda kayo ng manok. So, kailangan ng manok. Bakit manok ang dapat ihanda para sa mesa? Para dumami ang mga pera papasok. Di ba sabi natin ang kaugalian daw, yung manok ay parang kutkutin, di ba? Hindi daw. So, pwedeng manok ang ilalagay sa table. Baboy. Basta tatlo, pinaka-fix. Manok, baboy, at isda. Yon, fish, chicken and pork. Yun yan. Yung pwede. Oo. Ilagay doon sa lamesa. Oo, okay. Tapos, yung prutas, 13 klase. 13 yung klase. Okay. Bahala na kayo kung ano. Basta puro bilok. Puro bilok. Maganda. Mga pongkam, kahit orange. Kahit, kasi sa isip ng mga Pilipino, tayo kami. Oo, tiki pinaka-importante. Tama na. 12 daw na prutas. Oo, 13 sa Chinese. Sa Chinese daw po, 13. Oo, tapos yung tigoy, pinaka-most important. Kailangan tigoy. Yung tigoy mo, hindi ko pa kinakain. Andun. Dikit para ang relationship medyo maganda. Mas maganda. Oo. Okay? Oo. Tapos, ano at tapos at that time,
Bago alas 12, magsama-sama mga kamag-anak sa bahay. Ito yung mga Chinese, ha? Oo, kakain sila, ganyan, paputok, tumeron. Tumeron. Tapos, at that time, after 1 o'clock, buong hanggang umaga, punta na sa simbahan. Simbahan? Alas 12, sa simbahan na sila. Si simba? Para si Oo, para mag-request ang ating santo na bigyan maginhawa ang buhay, Chinese. Healthy body, Chinese. And background dyan. Oh, di ba? Tuon. Healthy body. Importante. Sa saka, likod. At that time, tomorrow, 25, nakapula. Kuma, pumunta sila sa simbahan, kakain ng miswa. Miswa? Naka... Gabi, naka, meron din miswa. Kinabukasan, di ba, nagpasyal tayo doon. Oo nga, miswa. Miswa talaga. Long life. Miswa, ibang klase miswa. Yung mga matatamis, mga bilok-bilok, ganyan. Oo, oh, yan. Oh, mga pungkam, yan, papaswerte. Yun. Bakit red? Ha? Bakit red? Para yung ibig sabihin, puro buenas. Ah, oh. Pag red ay puro buenas. Oo. Oh. Yan. Saka pero, kung at that time, kung pwede kayo umiwas sa bagong tao, huwag kayo pumunta sa mga patay-patay sa ospital. So, hindi pag, maganda. So, ganito, bago pa dumating yan, halimbawa ngayon hanggang Friday, huwag munang pupunta sa mga patay. Sa patay. Mga kulinarya, makipang dagit. Ang pupunta mo pag may kapang anak. Sa'yo pupunta ng hospital. Hindi oo, pwede. Hospital. Iwas kung wala namang pupunta, iwasan muna. Oo, oo. Puro happy muna. Ganyan. So, pupunta ka rin sa mga masasayang lugar. Oo, ganyan. Basta, pinaka-importante, yung ganyan ang pray to the saints. Kahit sino santo, basta mga Buddhist, ganyan. Basta, magdasal tayo, yun lang naman ang kinakaya sana, natin. Sana, katiwasayang, walang taal volcano, walang disaster. Ganyan. Yun, oo nga. Ganyan. At, syempre, saan ba ako? Gusto ko tingnan natin muna ito lahat. Yan. Oh, yung iba televiewer, hindi pa nakakita litrato ni Archie Gamboa. Pag... Kaya later, ayan. Yan, guwapo. Batang bata. Yan yung bago natin PNP, Chief. Oo, oh, batang bata. Ito nasa kabila, hindi nasa kanan kong bahagi, ha. Oo. Oh. Yung kalbo dyan, hindi yon. Oh, hindi. Yan, nakita mo, guwapo. Siya naging case sa national investigation. Sa mga susunod, makakausap natin yan dito. Oo, eh, sinabi ngayon, niya, yung sekretary. Siya ngayon yung PNP chief. Dati OIC. Ngayon, siya naging chief ng PNP. Congratulations! Saka siyempre, bati natin si Guillermo Elizan. Yun. Oh, siya, nakakatulong din naman siya natin. Oh, without. Di ba? Alam mo na, ibig sabihin. Siyempre, nakikita ni Presidente performance. Gusto ko sana, wala ba tayo pwede maging background yung mga ano, sa Chinese New Year na ginagawa nila? Yun ang maganda maging background muna natin pala ngayon, ano? At binabati natin lahat ang mga nag-ano kanina, sumama sa atin sa panunood. Oo. Unang-una na dyan, yung ating mga taga-Batangas. Yan, si Atty. Marva Villegas. Thank you very much. Binigay niya tayong pangataong mumunting programa natin. At siya talaga CCW eh. Kumang. So, at syempre, binabati din natin. Thank you very much. Yung ating mga... Saka si Mercy Madaloso. Yan ang ano, assistant ni Atty. Sige. Okay, bababatiin ka pa ba? Sige, batiin mo pa. Wala na. Mami pa na nasalita ko. Okay, sige na. Sabi nga dito, magma palabas na ng crater ng Taal. So, meron pa talaga, no? Meron pa yan. Oo. Yan. Nagpapaipon ng lakas. Sinasabi rito sa ating balita, merong indikasyon na papalabas na sa crater ng bulkan Taal ang magma nito na nagbabadya, na nagpipintong mapanganib na pagsabog. Kaya't... ito ang ipinahihwating kahapon ng hepe ng Volcano Monitoring Division ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na si Mariton Bornas na nagsasabing mayroong mga minor lava flow na bumababa sa bibig ng bulkan at malakas na pagbuga ng gas na lubhang mapanganib para sa mga residente doon. Sa sandali umanong sumabog bigla ang bulkan ay magiging mabilis ang progression nito at mga aktibidades dahil bukas. Sabi bukas na yung bulkan talaga, di ba? Para matapos na. Oo nga eh. Ako nga sabi ko, parang bagyo.
isang lakad tapos na. Oo nga, yun, di ba? Yung ganyan, pinapahirapan pa tao eh. Ako para ngayon, ako nga, kawawa yung iba, hindi makauwi sa bahay nila, alanganin mag-ayos. Kaya, tapos ang gobyerno natin, malaking gastos din sa mga sundalo, binabantayan, mga rescue. Kaya gusto ko, tapusin na kung tuta, sasabok siya. Ako nga din, pinagdarasal ko kung sasabog na po siya, sumabog na siya. Huwag natin pigilin na. Oo nga eh. Pagkawawa ang tao eh. Kasi isang inaano natin doon, sinasabi ko lang, sa isip ko lang, at pinagdarasal ko na matapos sa sana oo lahat. Oo nga, kasi kawawa sa mga evacuation center, mga eskwela, ginagami, hindi makapagtuloy pag-aral mga estudyante. Marami nadadamay eh. Saka ang gobyerno natin, buti malaking pondo. At ayon pa rin sa balita natin mula kay Senator Go, we should be more proactive when dealing with natural disasters. Sabi niya, dapat maging laging handa sa oras ng sakuna. Ito yung sinasabi ni Senator Go. Ito ang sinasabi niya. Sabi niya, kasabay ng payo ng mga ahensya ng pamahalaan at sa publiko na baguhin na ang mindset. Tama. O nakagawian natin sa pagharap ng mga natural na kalamidad at sakuna sa bansa. Ito yung sinabi ni Senator, dahil ito kaya ang isinusulong niya sa paglika ng Department of Disasters Resilience. Diba? At isa pang panukala upang magkaroon ng magtayo ng permanenteng evacuation center. Diba? Kasi naalala ko nung ganitong panahon din yung nagsasalita tayo, biglang may nag-text sa atin at sinasabing, pwede ba magbigay kayo? Last week to, ha? Hindi ko makakalimutan yun. Meron. Lunes, sinabi niya, na sana nga daw ay magpadala ng relief good doon sa, hindi relief good, pagkain, tubig at kahit tinapay man lang tinapay na makakain. Natatandaan mo yun? Huwag na delata. Paano bubukas mo kung delata? Oo. So parang tinapay lang at saka tubig, okay na sa kanila, di ba? So yun. Yun yung hindi ko makakalimutan ng mga nakaraang programa natin dito. At tumagal na isang linggo na ngayon. Kung titingnan natin, di ba? At ang sabi nga ng matatanda natin, mukhang matatagalan, matatanda pa yung sinasabi ko, ano, dilalo na siguro yung mga expert talaga, mukhang matatagalan pa talaga ito. Ako, ang sinasabi ko naman sa akin, dapat matuto na tayo ngayon kung paano ngayon alagaan yung pangmatagalan. Oo nga. Di ba? Eh, hindi ito biglaan lang na ganyan, di ba? Pero mo, kung sinabi niya, 7 months, kawawa, hindi yung gobyerno. Oo nga, ibig sabihin, napakahirap, kaya dapat maturuan din yung ating mga kababayan. Ayan yung sinasabi natin. Ayan, gusto ko yan. Thank you. Diba? Ayan. Dapat lagi masaya lang. Diba? Para yung good energy natin, makuha natin. Tama. Lagi positibo ang tingin ko natin sa buhay. Dahil, alam mo naman, ang 2020 ay, lahat naman ng panahon, medyo komplikado talaga, diba? Oo. Ayan, thank you very much sa pagbibigay mo lang, Miss Alice. Yan. Yan. Sige. Kalimutan mo na mga problema. Sinasabi natin, harapin mo problema mo. Oo. Diba? Yung mga ganong klase. At sana wala nang mananamantala naman sa mga taong mapagsamantala. Diba? Yung gusto natin may sana eh, no? Kawawa. Alam mo, pag nakita mo taga Batangas, dati pinakamasaya area, tourist area, ngayon wala na. Tingnan mo, Alicia. Ghost area na. Diba? Yan, makita natin naman siguro. Sabi sa'yo eh. Oh, yun, ang ganda. Check lang muna. Diba? Yan. Gusto sana natin makita natin. Sige, babalikan ko lang ulit. Kasi kanina punta na naman tayo sa evacuation eh, no? At alam kong nasa magandang kamay naman ang ating mga kababayan doon. Wala tayong narinig na medyo, madami. Pero pagsalamatan natin ang Armed Forces of the Philippines. Sila nag-sacrifice. Lahat na, pati PMP. Ginagawa, mga Coast Guard. Yung mga Coast Guard, di ba? Yung mga government official. Yung anak ko, hindi pa sila nakikita ng anak niya mula nung nagkaroon ng disaster. Tagapatanggas yun? Hindi, Coast Guard. At siyempre, yung mga kaibigan natin naman sa may Tagaytay. Alam mo, dati lagi tayo. Marami maganda mga view doon. Lagi tayo punta sa Tagaytay noon kasi gusto natin masarap na view at ay masarap na hangin. Malamig. Pag-aitong parang kasi malamig, di ba? So, hindi tayo nakapunta ngayong taon na to. Dahil nga sa nangyari. Wala tayo mapunta ngayon. Yan. Pero sabi ko nga, huwag tayo mawala ng pag-asa.
Lagi namang ganyan. Taunang pasok ng taon. Oh, tapos maganda, gumaganda, gumaganda. Ganyan ba yun? Mas maganda yung ganyan. Unang taon maraming. Oh, parang sa akin lang po yun, sa akin lang yun. Parang pag pumasok ng ganyan, eh, ano mo yun? Para pag susunod-sunod na ganyan, relax ka na. Diba? Hindi lang naman, sa akin lang naman yun. Well, anyways, sabi nga, Europe the... Rat. Rat, metal rat, no? So, parang sinasabi natin, trabaho pa rin talaga, di ba? Maraming mga bukas pa rin na trabaho. Pero ang nakakalungkot nga ay yung mga nangyayari ngayon sa ating mga OFW in particular sa Kuwait. Diba? May mga tanong sa atin dito. Kung darating siya dito, makakabalik pa ba siya? Parang total ban po kasi na. Parang hindi muna makakaalis ang ating mga kababayan papuntang Kuwait. Oh, yan nga. Still and still. Problema na naman. Oo. At alam mo, Chinoy, itong nangyari sa... Kuwait. Hindi. Itong nangyari sa atin din sa Pilipinas ay maaaring dumami na naman ang mga magustong mga ibang bansa. Tama. Yung isa, oo. At hopefully, pag tayo po gusto natin mag-apply, mismong direct na tayong pumunta sa POEA. Pero this time, parang wala mo nakita mga international community na tulong sa Argentina. Meron din yan. Kasi mas maganda namang magbili na magpaparamdam. Ibig sabihin, magpapakuha ka pa ba ng picture? Magpapaganito ka pa ba? Magdisdi na. Kailangan natin ngayon sekreto, ay... Bigay lang. Sekreto na lang. Gusto mo magbigay talaga, di ba? At syempre, binabati natin yung mga taga-cheers. Ito naman yung sinasabi natin eh, kung gusto nating maging safe, magsusunod tayo. Kasi ang cheers, gusto niya, safe ka. Safe, na safe. Okay. Kaya yung iba, may training. Ang kakampi po ay magkakaroon po ng pa-training din on basic occupational safety and health. Kasi kung ngayon ay kailangan ng ating mga kababayan. Diba? Tama. Sa dami ng mga disasters, dapat alam natin kung paano tayo. Para alam natin, hindi nakatangan. At paano natin natapusan, at tawag ito, paano natin i-struggle mga ganitong klase, di ba? Tama. And of course, may mga gusto kong batiin at magkatapos tayo. Oo nga. By the way, wala na. Binatay natin mga... Unahin natin ang ating PMP si Lieutenant Ajin Gamboa. Congratulations at ang kanyang secretary si Jim. And then, susunod si Nick Suarez ng PIO ng MBI with Dante Geron para nakmamonitor din sa ating program. And then, si Guillermo Elizar, thank you very much to support our program. Ang ating LTO, nakabase din natin sa atin, si Edgardo Galvante. At syempre po, ang inyong likod, yung ating opisina ngayon, ay nandito pa rin tayo sa Pasay. Pero tayo po, lumipat na ng bagong bahay. Parang lumapit ang ating bahay. Lumapit sa atin. 15 minutes lang. LRT, 20 minutes. Tayo po ngayon ay nasa 2442 Torres Building, yung building po natin nasa Torres Building. Torres Building, Park Avenue, near corner Libertad. Ano? Ibigay mo nga telepono. Alam mo, naka-tune up sila. Mga magtutulong ipadala. Yung ating cell number is 8788. Oo. 8788. Ay, magandang numero yan. Oo nga. 3607 at 8425-3178. Paano may mga magandang loob magpadala dito sa ating program? Bigyan mo location. Tayo, ito na, nandun sa panatay. Ayun. 2442 sana, Torres Building, Park Avenue, Pasay City. Oo, sana. Tulungan natin yung kailangan mga tao. Nakakaawa, minsan nagpapaiyak. Ako, sinasabi ko, diretso na natin doon. Oo nga. Oo. Ay, kung may oras, sa pak-Ebril, pak-umuwi ako. Sabay na tayo, sabay ko. Dahil hindi naman siya holiday. Wala, ipit eh. Saturday. Holiday, Saturday. Dahil nakatad ako nung, ay, naku, punong-puno ang mga ano ha. Punong-puno na naman yan ang ating, yung karieto, yung Chinese ano. Hindi, mostly mga tradisyon, mga Pilipino sumusunod sa mga Chinese na. Oo, ako nga eh. Tuwan-tuwa ako po. Nakakita ako ng mga bling-bling dyan eh, di ba? Feeling ko lang para bang sarap-sarap lang ng feeling.
sabi ko, meron din ako noon. Okay. Yan, yan, meron din ako yan. Yan, okay, with feeling. That. Okay. At with that, siguro paalam ka, Chinoy. Oh, thank you very much. Sana supportahan ninyo ang aming program, Chinoy Public Service, every Monday, 11 to 12. Sana ho. Kung meron kayo nakakaginhawa ng buhay, magpadala kayo ng tubig at ready to eat sa programa natin para tulungan natin ang mga kababayan. Okay. At muli po, ito yung likod kaya Nicodemus. Kung nais natin tumulong, dumiretso tayo. Pwede ba naman? Pwede naman tayo pwede. Well, napakarami. Ang gusto ko lang po sanang paalala sa inyo na sana ay paghanda natin yung pangmatagalan. Oo. Kasi sabi natin, baka tumagal pa ito. Kaya dapat ay pagplanuhan ang lahat-lahat ng bagay. Diba? Matagalan talaga yan. Paano yung pagpaplano para dito? Wala ko. Gusto ko na. Tapos na yun. Alit na yun. Pero talaga ganun. Magdasal mo tayo. Oo. Yung nga yun. Sabi yung unang taon sa pray is the most powerful. Okay. Muli po, nagpapaalam ang Unicode Seri Codemus para dito sa ating Chinoy Public Service. Thank you very much sa inyong lahat. Cheers.